Mapagpalang gabi po sa inyong lahat sa ating pag-aaral sa Book of Proverbs, Nuggets of Wisdom from the Book of Proverbs. Nasa Proverbs 3, 5 to 6 na po tayo at iyan po ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. Panandalian muna po tayong pumikit at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa gabing ito na makakapag-aral muli kami ng iyong salita. Pangunahan mo po kami at gabayan sa aming pag-aaral. Ikaw po ang aming maging teacher. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng mensahe sa puso ng bawat isa na makikinig. At ikaw po ang siyang mangusap para magamit po namin ang lahat ng itong pinag-aaralan namin sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ito po ang aming dalangin. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay po, so Proverbs 3:5-6, ano ang sinasabi dito? Sabi doon ay, trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge Him, and He shall direct your path. Sa Tagalog, kay Yahweh ka magtiwala buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya ngay alalahanin, upang patnubayan ka sa lahat ng iyong tatahakin. Marahil po ay marami na ang nakamemorize ng Proverbs 3:5-6 sa inyo dahil madalas po natin itong marinig. So ngayon sa ating pag-aaral ng Nuggets of Wisdom from the Book of Proverbs, himayin po natin at bulayin ang dalawang verses na ito. Number one, sabi doon, trust in the Lord with all your heart. Pag sinabi po natin na trust in the Lord, ibig sabihin po ay rely or depend on the Lord confidently with all your heart. Ibig sabihin po walang halong pagdududa at nakakasigurado ka sa character, sa ability, sa strength, at sa truth ng Diyos na iyong tinatawagan. At iyon nga po ay ang ating Panginoong Jesus, ang ating Panginoong Diyos. So, ibig sabihin po, hindi ka po natatakot na kapag nagtiwala ka dito sa Diyos na ito, ikaw ay mapapahamak. Pero ang iyong inaasahan ay ikaw ay mapapabuti at mapapagpala. Ang isang example po nito ay yung GPS. Kung alam po natin yung GPS, ito po yung mga naka-install sa mga sasakyan or sa ating mga mobile phones or sa mga gadgets na nangangailangan ng maps or magtuturo ng direksyon. So kung sumasakay po tayo sa mga taxi, minsan po yun yung ginagamit para sundan ng driver yung voice prompt na magsasabi kung liko sa kanan, liko sa kaliwa, or diretso hanggang sa makarating siya sa destination. So, parang ganito po yung trust in the Lord. So, ang ating pong navigation system ay ang Word of God na siyang mag-guide sa atin at ang Holy Spirit na iniwan niya sa mga mananampalataya. So, papakinggan po natin ang kanyang boses at aalamin po natin ang tamang daan sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang mga salita at nakakasigurado po tayo na tayo ay makakarating sa ating paroroonan ng safe, right time, right location, right speed. So, ibibigay po niya ang lahat ng ating mga ipinagkatiwala sa kanya, maging ang ating buong buhay ay secured kung hindi po tayo magdududa sa power and love ng Panginoon sa atin. So, yung pangalawa, lean not on your own understanding. So, bakit hindi tayo dapat magtiwala lang sa ating sariling karunungan? Dahil po tayo ay mga tao na prone sa pagkakamali at hindi po tayo perfect. At dahil hindi po tayo perfect, sa Diyos na all-knowing at perfect po lang tayo dapat magtiwala. Hindi po dapat tayo mag-rely sa ating own insight, sa ating own understanding and own judgment. Dahil nga po, hindi po tayo laging tama. Kaya kailangan po natin ang gabay ng Diyos dahil sabi niya, apart from Him, we are nothing. At iyon po ay totoo na hiwalay at malayo sa Diyos ay wala po tayong magagawa. At pangalawa, una kailangan natin ng Diyos, pangalawa, kailangan din natin ang ating kapwa para po yung ating mga choices at yung ating mga desisyon ay hindi nagkakamali or nabibigo.
So, sabi sa Proverbs 15:22, plans without advice, or without advice, plans go wrong. So, sa lahat po ng ating mga gagawin, sa ating mga desisyon na ating gustong gawin, kailangan muna po na tayo ay manalangin at humingi ng wisdom sa Panginoon, dahil sinabi naman po niya sa James 1:5 na if you need wisdom, ask our generous God and He will give it to you. Pangalawa, kailangan natin ng ating kapwa. Kung kailangan po nating magtanong dahil hindi po natin alam, hindi po masama yun, kailangan po nating gawin kung ano yung nararapat. Okay, number 3, in all your ways, acknowledge Him. Pag narinig niyo po yung acknowledge, ibig sabihin po, recognize Him. Think and remember who He is, what He does, and what He wants. So, kailangan po nating kilalanin kung sino po yung Diyos na ating tinatawagan at kung ano yung Kanyang magagawa. Pagka po in-acknowledge natin na siya yung Diyos na all-powerful, all-knowing, ever-present, Alpha and the Omega, the beginning and the end, hindi po tayo matatakot na mayroon pong gagabay at sasama sa atin sa lahat ng ating mga tatahakin. Sa Exodus 34:6-7 po ay nagpakilala ang Panginoon kung sino siya. Sabi niya siya ay Diyos na mahabagin, Diyos na mapagmahal, Diyos na hindi madaling magalit, Diyos na tumutupad ng kanyang mga pangako. Tumutupad sa kanyang mga pangako at Diyos na hindi magagalitin. So parang nasa kanya na ang lahat. Ano pa ang ating ipagdududa at ano pa ang ating magiging dahilan para hindi tayo magtiwala sa kanya? Siya din ang ating dakilang pastol. Diba meron siyang tungkod at pamalo? So secured po tayo pag sa Diyos po tayo nagtiwala. At nakalagay po doon, He shall direct our path. Pag narinig niyo po yung shall, ibig sabihin, the Lord have to. It is a must that the Lord will guide and protect you. So, ibig sabihin po, anumang mga balakid sa ating daan na patutunguhan, ito po ay Kanyang hahawiin at aalisin para po maging ligtas at panatag yung ating daan na lalakaran. So, dito po sa Proverbs 3:5-6 na ating pinag-aralan, malinaw po na ang Lord na ating tinatawagan ay reliable at trustworthy. Hindi po siya magkukulang at Diyos po siyang matapat na siguradong tutupad sa lahat ng Kanyang mga pangako. Ang Kanyang mga pangako po na iniwan niya sa atin ay hindi babalik sa Kanya ng void or empty. Ito po ay Kanyang tutuparin. Kaya huwag po nating pagdudahan or huwag po tayong mag-alinlangan na magtiwala sa Diyos na buhay na siyang lumikha sa atin at siyang tutulong sa atin para makarating tayo sa lahat ng ating mga tatahakin at sa ating mga plano na gustong gawin. Praise God. So, ngayon po ay mag-close in prayer na tayo. Samahan niyo po ako muli sa maikling panalangin. Ama naming Diyos na nasa langit, maraming salamat po sa iyong mga salita na iniwan sa amin. Salamat po, Diyos, Panginoong Diyos, dahil meron po kaming mapapagkatiwalaan ng aming buhay at ng lahat ng aming mga ginagawa. Salamat po dahil ikaw ay Diyos na matapat at ikaw po ay Diyos na mabuti sa aming mga buhay. Anumang sitwasyon or kalagayan man kami naroon, alam po namin na ikaw ay mabuti at hindi mo po kami pababayaan. Salamat po sa gabing ito. Lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba ay sa iyo lamang po namin ibinabalik. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Okay, so bukas po, samahan niyo po muli kami sa Nuggets of Wisdom from the Book of Proverbs. Itutuloy po natin ito at nawa po ay mapagpala ang bawat isa na sumusubaybay sa ating gawain na ito online. At huwag po natin kalimutan na tayo ay mag-subscribe. Kung hindi pa po tayo nakasubscribe sa channel ng Horizon Church and Ministry Singapore, click nyo lang po yung subscribe button. At huwag na po natin kalimutan na i-like yung ating Facebook page.
Magandang gabi po sa inyong lahat and God bless you all.